to, hanggat hindi mo sagot, hindi mo pa rin pag-aari. At kung pwede lang, huwag ka rin mag-ilusyon na kakasya sa iyong damit na to. Dahil extra small ang size ng damit na to. Extra small ako. Oh, well then, prove it! Sige, kung kanino kakasya ang pinakamaliit na size, sa kanya mapupunta ang damit. Miss, excuse me. Pengi kami ma- ng extra small. Sige po, ma'am. Kulit ko lang. Ka. Kasi parang namumutla ka na. At mukhang sakal na yung mga tubo ng dugo mo. Eh kung makakapagsalita ngayong katawan mo, baka sinumpa ka na. But you know what? It's okay, Georgia. I'm sure nag-enjoy ka naman sa mga kinain mo, di ba? What do you mean? Ma'am Georgia? Yes? May nakapadeliver sa inyo ng donuts. Kanina raw galing. Eh kanino pa? Eh di kay Roon. You think sexy pa rin ako? Oo naman. Ikaw naman kasi. Padala ka ng padala ng mga sweets. Ano ang pinadala ng sweets ah? Hindi ko yung nagpapadala ng mga kinakain ko matatamis. Hindi mo na ako nagpapadala kahit na ano. Sabi ko lang abi, tama ako. Ikaw ang nagpapadala ng mga sweets. Gusto mo akong tumaba? Ikaw na... Oh no. Sigurado ka pa talaga na extra small ang size mo? Kasi parang nagre-reklamo na ata yung katawan mo. Halimaw ka. Georgia, nagsisimula pa lang ako. Hintayin mo yung mas malaking halimaw na hindi ka lang sasakmalin. Baka simutin ka pa hanggang maging kalansay ka na lang. Hayop ka! Oh no! Crazy. Walang iya ka talaga. Huwag mo na kasing ipilit yung damit kung hindi naman kasya. At huwag mo na rin ipilit yung sarili mo sa mga lalaking hindi ka naman talaga pakakasalan. Pakakasalan ako ni Rom. Pag-annulled na ang kasal niyo. Well, hihintayin ko yan. Pero habang wala pa, huwag ka munang umarating para kang asawa. Dahil sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao, kabit ka pa rin. At ang mga kabit, binabasura yan ng mga lalaki para balik ka ng mga tunay na asawa. Mamumuti ang mga mata mo, pero hindi ka nang babalikan din. Well, let's wait and see. Sabi mo noon, may nagpalit ako ni Rome dahil sa katabaan ko. Nagsisimula ka na rin naman ng bobo. So, if I were you, makipag-bonding ka na sa basurahan. Cause sooner or later, diyan ka rin itatapon. Buti nga sa Georgia na yun. Siya naman ngayon ang napahiya. At umpisa pa lang yan. I wonder why you keep bumping into each other. Kasi nananadya yung babaeng yun. Imagine na, nagpunta siya sa butik para lang insultuhin ako. Eh, paano niya naman nalaman na nandun ka? I don't know. Basta nga alam ko, hindi ko palalampas yung mga ginawa sa akin ni Emma. At marami pa siyang sama ng loob na kakainin bago ko siya tingilan. Kung akala niya, susuko ko sa mga pinagagawa niya sa akin, nagkakamali siya. Gagantihan ko siya. Hindi ko atrasan yung demonyang angel. Matirang matibay.